Sa'yo ha, hindi nyo sinasabi sa akin, vlogger din pala si Faith, no? O, bakit ko nasabing vlogger din si Faith? At mamaya, wait lang kayo. Diyan lang kayo, ano? Nakita ko lang itong mga memes na ginagawa sa kanya. Hindi ako gumawa nito, nakita ko lang to. Bahala kayo. Oh. Although, wala namang masama dyan sa memes na linagay na yan, eh. Nag-i-inject naman talaga si Faith, eh, di ba? Dahil nurse yan. Oh. Kaya lang, pero pag ito, napasok sa oblo, malamang sa alamang kahit mahilig sa Tivoli ito. Alam nyo yung Tivoli, ha? Yung ice cream. Kung sakali na mahilig si Faith sa Tivoli na ice cream, ano, eh, mai-injectionan pa din to sa loob ng kulungan. Hindi, syempre kasi doon sa loob ng oblo, eh, kumbaga merong mga ini-inject doon sa mga preso. No, yung mga anti... Kung ano-anong mga anti, anti-dengue o anti na kung ano-ano, di ba? Pag nagkasakit ka, hindi naman nila may iwasan na, oh, wag inject ka ng na pampagaling yan si Pate. Hindi, no? Mai-injectionan pa din to sa oblo. Ano? Nung mga pulis, no? Yung mga pulis, i-injectionan to. Yung mga pulis na, doktor, may expertise sa pagiging doktor. O, meron pong gano'n. Nakala niya pulis lang, pero kumbaga may background pala sa pagiging doktor. O, yun. Yun yung sinasabi ko dito. O, sino daw po nagtatanong? Sino gustong magpa-inject sa inyo? Taas nyo lang ang kamay nyo dyan sa comment section at dadaling kayo kay Pate. Okay? So, vlogger din pala to. Pero ako, alam ko, edited lang to eh. No? Kumbaga, katuwaan lang. Total, masyado namang natuwa si Faith doon sa kanyang post kay Madam Imelda. Eh, sabi nga, Mark, na-hack daw. Di ako naniniwala kasi. Ang hirap paniwalaan. So, wala naman din po silang magagawa kung tayo po ay hindi naniniwala kung na-hack o hindi yung kanyang account. Pero ako, 100% hindi ako naniniwala. O, sabi nito, loko-loko, sira ulo. Hindi ko alam kung sino nag-edit ito. Sabi, vlogger pala to. Tapos yung content niya, paano patayin ang naghihingalong pasyente? What? Kaya pala, sanay na sanay. Ako po, ulitin ko ha. Ito po ang nakita nating post na ito. Ang pinaniniwalaan ko po dito ay edited po, mga kababayan. Kumbaga, walang katotohanan, satire, gawa-gawa lang. Ano? Pampakwela lang. Basahin niya po yung vlog. Sabi niya, vlog number 666. Taka-guess na yan, kademonyo. Ano? Numero ng demonyo, 666. Eh, paano nga naman, kung ang ituturo sa vlog, eh, pagpatay. O, kawalangyaan niya, kademonyohan. O, tutorial kung paano lagutan ng hininga. Sira ulo itong mga ito talaga. Tutorial kung paano lagutan ng hininga ang bedridden na pasyente. Vlogger, mukhang bagay ah. Eh, 10 minutos pa yung tutorial niya. Tapos, yung makikita mo na thumbnail, eh, parang hihipan ng birthday cake. Happy birthday yata. O, syempre, happy birthday, eh, celebration ng pagkabuhay ng isang tao. Eh, baka, ano yan, celebration ng pagkamatay ng isang tao dahil yung nandito, ayon dito sa satire. Satire na lang natin tawagin to. Dahil alam naman natin walang katotohanan. Ayon dito sa satire, eh wala namang katotohanan na kumbaga talagang vlogger itong si Pate. Natawa lang ako doon sa mga tao na gumagawa ng mga meme, gumagawa ng mga kung ano-ano kay Pate. Kasi alam niyo po, napikon talaga ang mamamayang Pilipino. Biruin mo, magkaroon ang Pilipinas ng registered nurse na ang ipopost eh tumegi ng isang pasyente eh delicates po, no? Kaya naman talagang ang taong bayan eh naghimutok tapos sasabihin nila, "Oy, hack yung account ko." Lagi na lang pag pingklawan, nagkakaroon ng mga ganitong issue, pumapalya doon sa kanilang mga post na hack ang account. Oh. Vlog number, ulitin ko, vlog number 666, tutorial. Dapat ang i-tutor. Sa susunod, kunyari, nagtagumpay ang mamamayang Pilipino, natanggalan ng lisensya,
dahil delikado po na magkaroon ng ganyang nurse. Tapos na ipasok ng kahit mga 6 months sa Oblo si Pate. Oh. Pag naipasok, susunod na vlog siguro nito. Vlog 667. Paano gamitin ang paano kainin ang talong? Dahil siyempre nga, yan yung masarap mga ibaon sa loob na pagkain. Talong, upo, ampalaya. Sa sitwasyon ni Peta, hindi sa sitwasyon ng ibang lalaki. Dahil kapag ka lalaki po, ay nako, madaming jot dog doon. madaming hot dog doon. Kaya hindi nyo kailangan magdala. No? Eh, bakit? Eh, kumbaga, yung mga binibigay ng mga kapwa preso ninyo, eh, yung mga ready to eat na. No? Kaya madaming jot dog doon. Madaming hot dog. Dito kay Lapit, kailangan maging healthy sila. Magbaon ng ampalaya, magbaon ng talong, upo, at kahit ano, pipino. Magbaon kayo. Okay? So, susunod na magiging vlog siguro ni Pate is, paano gamitin? Paano kainin ang talong? Oh, ganun. So, makikita mo si Pate nagluluto sa kanyang vlog. Niluluto yung talong. Binabalatan yung talong. Oh. Ano pa ba? Paano sumali sa marching band? Yung banda, mga kababayan, yung pagpiestahan. O bakit nasama naman pati marching band, yung mga bandahan sa piyesta? Eh di ba nga po, sa loob ng kulungan, masaya po dyan eh. Kahit na kayo po ay mga nagkasala o kahit kayo ay mga may pinagdadaanan sa loob, meron pong mga kaganapan na masasaya doon sa loob. Nandiyan yung may mga Bible study. Totoo po ito. Nandiyan po yung mga tugtugan ng mga marching band, yung mga ganyan, eh, matututong tumurotot si, ano dyan, si Pate, tot, di ba, matututo din, tumugtog ng pompiang dyan si Pate, yung gano'n, matututo. Madami din pong mga, ano dyan, LGBTQ na tomboy dyan sa loob ng kulungan, di ba? Yun tingin ko, yun yung mga magiging susunod na vlog ni Pate. Kung totoo nga na nagba-vlog ito. Pero, base po dito sa nakita natin, tapos ano yung pangalan dito sa ilalim? Yung pangalan niya sa vlog niya. Kagaya ko po, meron dyan, di ba? Mark Ramos. So, ay yung kanya po, Pate. Ano to? Disipulo ni Lenny. 1.5 m. Dapat 15 m kasi 15 m yung bilang ng manonood sa kanila. 'Di ba? Pate, disipulo ni Lenny, 1.5 million views 2 months ago. Bahala ka, Pate. Kung kumbaga pag nasa Oblo ka na, paglabas mo balitaan mo kami.